Babalik pa rin po kami ni Barbie Mulag dito sa Sakto at meron tayo pong makakapanayam. May bisita! May bisita! Guest who? Guest who? Yan, so ito nga partner, na nga yung pinag-uusapan natin no, na magkakaroon nga ng dengue vaccine na ipapamahagi sa Abril. Alamin natin ang detalye, sino makikinabang nito, saan sa ang mga lugar. Sabi nga nila Barbie, hindi ba rin ang medyo hikawosang buhay, wala lang magkakasakit. Diba? Oo naman, health is wealth, yan ang bagong yaman natin. Lahat, dahil dyan, kausapin na natin ang ating Department of Health Secretary, si Madam Janet Garin. Hello, good morning po, happy Easter. Magandang umaga rin po, happy Easter Mark, happy Easter Barbie, at magandang umaga sa inyo mga masugid na tagapakinig at tagapanood. Yes, ma'am. So, nung mga nakalipas po, napabalita nga po, good news, di ba, Secretary, na meron pong dengue vaccine. So, ano na pong update natin dito? Well, kasalukuyang pinoproseso, yung pagbibili ng bakuna, ito hinahandle ng ating Philippine Children's Medical Center with the assistance of yung kumpanya na nagbibenta ng bakuna. At under the supervision, of course, of the World Health Organization, kasi sila nga yung aming kinukuhanan din ng guidance at naghumihingi rin kami ng mga datos at nagtatanong din tayo no, kung ano rin yung mga nangyayari sa ibang bansa. So basically, it's a program that is expected to take off this April. Mm-hmm. Yung unang phase ng vaccination na ito will last for 3 months. Mm-hmm. And then this will be repeated every 6 months. Kasi 3 doses po ang bakuna ito. Covering which areas po and regions, Secretary? It will cover NCR, the National Capital Region, Region 3 and Region 4A. Mm-hmm. Ang rason po na naging ganito ito dahil base sa rekomendasyon ng World Health Organization, yung implementation ng programa na ito should be started on areas kung saan mataas yung incidence, no? Mm-hmm. Mataas yung datos. At itong tatlong rehiyon na ito, ito yung kumbaga top notcher in terms of dengue morbidity and mortality. Mm-hmm. Kumpleto rin po yung data natin in terms of surveillance at kasama na rin po kung anong klase ng dengue yung dominant sa mga areas na ito at sa buong Pilipinas na rin. So, yan po ang plano na i-implement. Mm-hmm. Pero mapalad na rin tayo, no, Secretary, dahil medyo may kamahalan daw itong vaccine na ito. Mm-hmm. Una-una kasi dahil nga it covers the four serotypes. Mm-hmm. And masyadong extensive yung research mm-hmm. na ginawa para sa sakit na ito, kaya po may kamahalan. But of course, ang maganda naman, if the government negotiates, we get it for a very cheap price. Mm-hmm. At sinama na rin doon yung mga surveillance, yung mga kung ano pa yung mga kailangan askasuhin, yung mga gamit, at yung mga training ng mga magbabakuna. Mm-hmm. Kasama na rin yung pag-follow up dun sa mga batang babakunahan. So, again, we're repeating that it will not cover all regions. It will only cover the 3 dominant regions mm-hmm. kung saan mataas mo, where we describe the burden of the disease as high. Doon po sa implementation, it will be given among grade 4 mm-hmm. students mm-hmm. in the public schools 9 to 10 years old. Mm-hmm. Meron po ba kayong plan to go nationwide po in the future? Well, it will depend on the next administration. Uh-huh. What we have in the pipeline is to include Region 7 in the next phase. Dahil yun po ang nakikitaan na mataas din po ang burden. Mm. Pero ulitin lang namin, Mark, no? Kasi baka mamaya mag-expect yung lahat na, uy, pag may bakuna, talagang hindi na magkakasakit. Yun nga po ang susunod naming tanong, eh. Kung sigurado daw po ba yan? Well, unang-una, there is no 100% guarantee sa lahat ng bakuna. Mm. Even tomorrow, hindi po tayo pwedeng magsabi na, pag nabakunahan ka, 100% hindi ka na magkakasakit. Kasi kasama rin po doon yung mga paglilinis ng palibot. Mm. That's why there is no 100% protection. We make that very clear at the start. Oh. Pero yung pong hinaing ng bakuna na ito is not only to reduce
hospitalization but also to reduce the severity of the disease. Kasi ayun, kung titingnan po natin ngayon, pag nagkaka-dengue, agad na tinatakbo sa hospital, at halos lahat na nagkaka-dengue, konti lang yung hindi na-admit sa hospital dahil takot tayo doon sa consequences and complications. Mm-hmm. What this vaccine intends to do is to reduce hospitalization by 81% and to reduce severity by 93%. Kasi yan po ang ipinakita ng pag-aaral ng bakuna. Though it has direct effect no on the four serotypes, mm-hmm, totaling no, yung average is around 66%. Mas epektibo siya doon sa type 3 at type 4. Mm-hmm. At epektibo siya but to a lesser extent sa type 1 at type 2. Mm-hmm. Pero ang tinitingnan natin, bigger picture dito, is the 81% reduction in hospitalization. Mm-hmm. Parang Zika, nagkaka-Zika ka, hindi ka na na-admit sa hospital. Mm-hmm. Although binabantayan mo ngayon exposure sa mga buntis. Mm-hmm. In this case naman, we're looking at the dengue infection in the future na kung saan hindi kailangang ma-admit and the symptoms will be very mild. At lalo na wala na yung severe dengue, yung dengue na nag-bleed, yung dengue na nakakamatay, yung dengue na nagkakaroon ng transvaginitis. Kasi ang nangyayari kasi sa atin, every lalo na pagka second infection, talagang napaka-morbid no, para sa mga biktima. Ayun, mabuti na banggit niyo po yun. Paano second pong nagkaroon infection na ng dengue? Pwede pa pong magpabakuna? Kung nagkaroon na po. Pagka ikaw eh, nagkaroon na ng dengue, usually kasi yan, isa yan dun sa apat. Mm-mm. Pwede ka pa rin bakunahan kasi it is expected na pwede ka pang mahawa dun sa tatlo. Ayun. Kaya kasama dito yung pagkita isang pag-iimbestiga sa bawat makakatanggap ng bakuna. Mm-hmm. At gagawan din sila ng database para nalalaman namin sino na bakunahan at mamomonitor sila. At kung meron sila mga karamdaman, eh agad-agad po eh mabibigyan atensyon ng departamento at ng WHO. Okay. Tapos, Sec, magiging available din po ba siya para sa mga pribadong individual? Yung sa mga... Sa pagkakaalam ko sa ngayon, available na siya sa pribadong, sa private sector. Mm-mm. Yun. Okay. Speaking of bakuna, mayroon din po tayong paalala tungkol dun sa measles outbreak ngayong summer. Ano po? Well, wala namang measles outbreak. Pero ayaw natin maulit yung mga nangyari nung mga nakaraang taon na pagka hindi tayo conscious at kulang sa bakuna yung ating mga bata, eh may posibilidad na magka-outbreak. At kung titingnan natin yung datos, isa sa mababa ang coverage dun sa second dose ng measles vaccine is ARNM and NCR. Hmm. At nung nangyari nga ito na medyo mababa yung kanilang coverage, eh agad nagkaroon ng outbreak sa buong Pilipinas. Kasi hindi ibig sabihin pagka ikaw ay nabakunahan na, eh hindi ka na mahahawa. Mm-hmm. Pag ikaw ay nabakunahan, you are protected. Pero pagka masyadong malaki ang burden sa community, mm-hmm, pwedeng magkasakit rin. Kaya ang importante, nabakunahan yung anak mo, nabakunahan yung kapitbahay mo, nabakunahan yung mga kamag-anak mo, nabakunahan 95% of the susceptible population. So inuulit natin dun sa mga nanay, tatay, lolo at lola, sa mga nag-aalaga ng bata, importante talaga ang kumpletong bakuna sa tamang schedule. Ayun. So pagkapanganak, meron tayong mga binibigay. Maraming bakuna yan hanggang 1 year old. At ngayon nga, eh, nag-expand tayo na may booster doses na tayo, grade 1 at grade 7. Kasi yun yung nagdadagdag tayo ng bakuna dahil may expose na sila sa school. Yan. Okay. Maraming salamat, Secretary Janet Garin, sa inyo pong oras. Okay. Maraming salamat. Happy Easter ulit. Happy Easter po ulit, Madam Secretary. Ayan po ang ating Secretary ng Department of Health, Secretary Janet Garin, para sa kanyang mga paalala po sa mga magulang. Pag-ingatan po ang ating mga anak. Sabi nga po, hindi bali na pong mahirap ang buhay, wag lang pong merong mauuspital. Di ba, Barbie? Oo.